Hello mga lods, welcome back to my channel. So nandito na naman tayo ulit para sisilip sa Social Blade website. So lagi kong sinasabi na ang Social Blade website ay isang public website na kahit sino pwede mag-open para masilip kung magkano na ang estimated salary ng ating mga iniidolong YouTuber, vlogger or influencer. So mga lods, big thank you sa lahat ng mga channel na aking nireview. And then syempre, maraming salamat din sa lahat ng mga supporter nyo na sinusuportahan rin ang aking channel. Kung wala kayo, wala din ang aking channel. So, I wish na lagi kayong safe, ligtas sa mga ginagawa nyo pang araw-araw, at saka lagi kayong magtagumpay sa inyong mga pangarap. So mga lords, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pakiclick mo na subscribe natin. At saka siyempre, pakipost na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa ating video. So ano pa ba ang hihintay natin mga lords? Let's go! So mga lords, yung sisilipin naman nating estimated salary ngayon, walang iba kundi sa dalawang maglangga na si Rachel Morales at saka Ruel of Malalag. So ngayon mga lords, suportahan natin ang kanilang channel dahil sila ay parehong charity vlogger at saka alam naman natin kung ano ang kanilang napatunayan at sana wala nang baser. At saka siyempre mga lords, suportahan nyo na rin sana ang aking channel. So ngayon mga lords, unahin natin yung kay Rachel Morales Vlogs. Mayroon na siyang upload videos ngayon na 95. And then, mayroon siyang subscriber na 186,000. So, may video views naman siya ngayon na 9,488,654. And then, yung kanyang country, nakablang pa mga lods, pero alam naman natin na isa siyang Pilipina. So, yung channel type niya, ganun din mga lods, nakablang pa. And then, yung account naman niya, ginawa ito noong December 30, 2022. So, doon naman sa kanyang total grade, nakakuha siya ng letter B. And then, sa kanyang social blade rank naman, nasa 192,726. So, doon naman sa kanyang subscriber rank, nasa 2,140. And then, sa kanyang video views rank naman, nasa 932,623. And then, sa kanyang country rank naman mga lords, naka-blank pa rin. And then, sa channel type rank niya, ganun din naka-blank pa. So, nakita na natin yung kanyang ranking. Silipin naman natin yung kanyang last 30 days na subscriber. So, nakakuha siya ng 70. Ang hindi maganda dito mga lords, kasi ang kanyang percentage bumaba ng 22.2%. So, ibig sabihin, mas bumaba ang akyat ng kanyang subscriber kung i-compare natin sa mga nakaraang buwan. So, alam na this mga lords, yung mga Team Rochelle dyan, na-share na natin sa ating newsfeed and din sa ating mga friends para gumanda uli ang akyat ng kanyang subscriber. So, doon naman sa kanyang views mga lords in the last 30 days. So, nakakuha lang siya ng 1,637 in views. So, hindi rin maganda mga lods kasi ang kanyang percentage bumaba din ng 21.5%. So, ibig sabihin, bumaba din ang akyat ng kanyang views. So, nakita na natin yung kanyang ranking, last 30 days subscriber, and din yung kanyang views. Silipin naman natin yung kanyang daily summary from subscriber, views, and din yung kanyang earning. So, sa kanyang subscriber, may tatlong araw akong nakita na umangat ng tig 1K. Yung mga araw na yon is October 16, umangat siya ng 1K. And din nasundan ng October 18, umangat ulit ng 1K. At saka yung last, October 22, umangat ulit siya ng 1K. Kaya ang kanyang subscriber ngayon nasa 186,000. So doon naman sa kanyang views mga lords, so tingnan natin yung magaganda sa kanya. Yung October 14, nakakuha siya ng 118,000. And then pagdating ng October 18, nakakuha siya ng 115,000. So pagdating naman ng October 20, nakakuha siya ng 170,000. Kaya ang kanyang views ngayon mga lords, bumagsak din ang percentage ng 21.5%. So, doon lang sa kanyang earnings. So, tingnan natin yung October 16. Sa kanyang low estimated, nakakuha siya ng $12. And then, sa kanyang high estimated naman, nakakuha siya ng $188. So, ang mga naman mga lords is daily summary lang. Mas maganda kung silipin natin yung naka-round off na from daily
weekly and monthly para malaman natin kung magkano na ngayon ang estimated salary ni Rachelle Morales Vlogs dito sa YouTube. So, unahin natin yung kanyang daily average. So, sa daily subscriber, nakakuha siya ng 234. And then, sa kanyang views naman, nakakuha siya ng 54,578. So, doon naman sa kanyang daily low estimated ng kanyang earning, nakakuha siya ng $14. So, times natin sa 55, mayroon siyang 770. And then, sa kanyang daily high estimated naman ng kanyang earning, nakakuha siya ng $218. So, times natin sa 55, mayroon siyang 11,990. So, yung mga loss ang kanyang daily average. So, pupunta naman tayo sa kanyang weekly average. So, sa weekly subscriber, nakakuha siya ng 1.63K. And then, sa kanyang views naman, nakakuha siya ng 382,046. So, doon naman sa kanyang weekly, low estimated ng kanyang earning, nakakuha siya ng $96. So, times natin sa 55, mayroon siyang 5,280. And then, sa kanyang weekly, high estimated naman ang kanyang earning, nakakuha siya ng $1,500. So, times natin sa 55, mayroon siyang 82,500. So, yun naman mga lords ang kanyang weekly average. So, pupunta naman tayo sa kanyang monthly average. So, sa monthly subscriber, nakakuha siya ng 7K. And then, sa kanyang views naman, nakakuha siya ng 1,637,339. So, doon naman sa kanyang monthly low estimated ng kanyang earning, nakakuha siya ng $409. So, times natin sa 55, mayroon siyang 22,495. And then, sa kanyang monthly high estimated naman ng kanyang earning, nakakuha siya ng $6,500. So, times natin sa 55, mayroon siyang 357,500. So, yan naman mga lords ang kanyang monthly average. So, yung kay Dudong Ruel naman mga lords, kay Ruel of Malalag, sa ngayon mayroon na siyang upload videos na 1,548. And then, mayroon siyang subscriber na 316,000. So, may video views naman siya ngayon na 66,983,326. And then, yung kanyang country is PH. So, yung channel type naman niya is People. And then, yung account niya, ginawa ito noong November 5, 2016. So, doon naman sa kanyang total grade, nakakuha siya ng letter B. And then, sa kanyang social blade rank naman, nasa 77,026. So, doon naman sa kanyang subscriber rank, nasa 1,985. And then, sa kanyang video views rank naman, nasa 197,484. So, doon naman sa kanyang country rank, nasa 702. And then, sa kanyang people rank naman, nasa 1,471. So, nakita na natin yung kanyang ranking mga lord. Silipin naman natin yung kanyang last 30 days na subscriber. So, nakakuha siya ng 90. Ang hindi maganda dito mga lords kasi ang laki ng binagsak ng kanyang percentage, umabot ng 43.8%. So, ibig sabihin, bumaba din ng gusto ang akyat ng kanyang subscriber. So, alam na this mga lords, share na natin sa ating mga newsfeed para gumanda uli ang akyat ng subscriber ni Ruel of Malalag. So, doon lang sa kanyang views mga lords, in the last 30 days, nakakuha siya ng 5.442 views. So, hindi rin maganda mga lords kasi ang kanyang percentage bumaba din ng 19.1%. So, ibig sabihin, bumaba din ang kanyang views kung i-compare natin sa mga nakaraan niyang buwan. So, nakita na natin yung kanyang ranking, last 30 days subscriber and views. Silipin naman natin yung kanyang daily summary from subscriber, views, and then yung kanyang earning. So, sa kanyang subscriber, may tatlong araw lang akong nakita rito na umangat ng take 1K. Yung araw na yon October 16, saka nasundan ng October 20, saka yung last, October 25. O yung mga araw na yun, ang umangat ng take 1K. Kaya ang kanyang subscriber ngayon, nasa 316,000. So, doon naman sa kanyang views mga lords, so tingnan lang natin yung mga magaganda
October 14, nakakuha siya ng 298,000. Tapos pagdating ng October 18, nakakuha siya ng 372,000. And then, October 20, nakakuha siya ng 335,000. So, yung last na medyo maganda pa sa kanya, yung October 24, nakakuha siya ng 279,000. Kaya ang kanyang views, mga lords, bumaba din ang percentage ng 19.1%. So, hindi ganun kaganda, mga lords. So, alam na this kung anong gagawin natin. Share na natin sa ating mga news feed dyan para gumanda uli ang akyat ng kanyang views. So, doon naman sa kanyang earning, mga lords. So, tingnan natin yung October 16. Sa kanyang low estimated, nakakuha siya ng 68 US dollars. And then, sa kanyang high estimated naman, nakakuha siya ng 1,100 US dollars. So, ang mga yun naman, mga lords, is daily summary lang. Mas maganda kung silipin na rin natin kung magkano na yung naka-round off na from daily, weekly, and monthly para malaman natin kung magkano na ang estimated sila rin ni Ruel of Malalag dito sa YouTube. So, unahin natin yung kanyang daily average. So, sa daily subscriber, nakakuha siya ng 300. And then, sa kanyang views naman, nakakuha siya ng 181,405. So, doon naman sa kanyang daily, low estimated na kanyang earning, nakakuha siya ng 45 US dollars. So, times natin sa 55, mayroon siyang 2,475. And then, sa kanyang daily, high estimated naman ng kanyang earning, nakakuha siya ng 726 US dollars. So, times natin sa 55, mayroon siyang 39,930. So, yun mga lords, ang kanyang daily average. So, pupunta naman tayo sa kanyang weekly average. So, sa weekly subscriber, nakakuha siya ng 2.1K. And then, sa kanyang views naman, nakakuha siya ng 1,269,825. So, doon naman sa kanyang weekly, low estimated ng kanyang earning, nakakuha siya ng 317 US dollars. So, times natin sa 55. Mayroon siyang 17,435. And then, sa kanyang weekly, high estimated naman ang kanyang earning, nakakuha siya ng 5,100 US dollars. So, times natin sa 55, mayroon siyang 280,500. So, yun mga lords naman ang kanyang weekly average. So, pupunta naman tayo sa kanyang monthly average. So, sa monthly subscriber, nakakuha siya ng 90. And then, sa kanyang views naman, nakakuha siya ng 5,442,122. So, doon naman sa kanyang monthly, low estimated ng kanyang earning, nakakuha siya ng 1,400 US dollars. So, times natin sa 55, mayroon siyang 77,000. And then, sa kanyang monthly, high estimated naman ng kanyang earning, nakakuha siya ng 21,800 US dollars. So, times natin sa 55, mayroon siyang 1,199,000. So, yan mga lords naman ang kanyang monthly average. And then, yung nababanggit ko rito or nakikita nyo is pawang estimated lamang. Nakabase lang tayo sa Social Blade website. Isang public website na kahit sino pwedeng mag-open para masilip or ma-double check yung mga estimated salary ng ating mga iniidolong YouTuber, blogger, or influencer. And then yung ganap na yan mga lords, laging natutupad yung low estimated kasi nga hindi natin kayang i-demand sa ating mga viewers na huwag mag-skip ng ads. Pero pwede pa rin maging times 2, times 3, or maging times 4 pa yan kapag ang isang vlogger nakapag-viral ng kanyang video. Pero mas maganda mga lords, para sa maglangga, huwag na kayo mag-skip ng ads para kay Rachel and Ruel. Dahil mas maganda ang nangyayari pag hindi kayo nag-skip ng ads, mas malaki ang kanyang kinakita at saka mas marami rin silang matulungan na mga kababayan natin. At saka siyempre, huwag nyo rin kalimutan na isama na rin ang aking channel. So mga lords, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pakiclick mo na subscribe natin at saka pakipost na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating video. And then, kung mayroong gusto magpagawa ng video na same nito para sa inyong mga iniidolo, comment lang sa baba yung tamang detalye ng kanyang channel and then para ma-search natin kagad at saka magawa natin siya sa next video. So big thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel. Ingat kayo palagi and God bless at sa nagabayan kayo lagi ng Panginoon sa inyong mga ginagawa araw-araw at magtagumpay din kayo sa inyong mga pangarap. So hanggang dito na lang. See you on my next video.